Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Karaniwan na rin yan ang makaahon sa hirap o guminhawa ang buhay. Ngunit paano kung nakuha mo nga ang pangarap mong yumaman pero kapalit naman ay sugat sa puso at pasakit sa iyong dibdib? Kaya mo bang tiisin ang lahat ng sampal, suntok at sipa para lamang hindi ka bumalik sa putik ng dati mong kinakalagyan? Dear Papa Dudut, ako po si Joyce at isa ako sa mga avid listener ninyo. Talagang nalilibang ako kapag nakikinig ako sa kwento ng mga senders ninyo. Napagkakamala na nga po ako ng mga tao sa paligid ko na nasisiraan ng bait dahil minsan ay tumatawa, kinikilig at naiiyak ako ng mag-isa. They don't know na nakikinig ako sa inyo, Papa Dudut. 33 years old na ako at ngayon ay meron akong maliit na pwesto sa palengke ng tindahan ng bigas. Pero hindi ako nagbabantay dahil abala ako sa pag-aalaga ng aking anak, Papa Dudut. Meron akong pinapasahod para magbantay ng aking maliit na negosyo. Napapahaba na yata ang introduction ko, Papa Dudut. Baka ma-bored ng mga listeners ninyo. Kaya sisimulan ko na ang aking paglalahad ng kwento ng aking buhay. Bata pa lamang ako ay alam kong hindi ako biniyayaan ng kagandahan, Papa Dudut. Ayokong lokohin ang sarili ko at aminado rin naman ako na hindi ako maganda. In short ay pangit ako, Papa Dudut. Hindi ako biniyayaan ng maganda at makinis na kutis. Sana man lang ay naging kamukha ko kahit si Marian Rivera. Char lang, masyado nang mataas ang mga pangarap ko kapag ganon. Life is unfair, ika nga. Nakatapos po ako ng high school nang hindi nakakaranas na maligawan. NBSB at never been touched and kissed talaga ang drama ko. Tapos lahat ng naging crush ko, hindi ako na-crush back. Yung bang lalaki kapag nalalaman na merong babae na nagkaka-crush sa kanila ay kinikilig. Samantalang kapag ako ang nagkaka-crush sa kanila ay nandidiri sila. Akala yata nila ay babarangin o gagayumahin ko sila. Pangit ako pero hindi ako mangkukulam. May iba rin sa school na tinatawag ako sa pangalan ng isang sikat na sexy star dati. Si Joyce Jimenez. Ngunit imbes na Joyce Jimenez ay Joyce Halimaw ang bansag nila sa akin. Eto pa, Papa Dudut. Kapag may batang ayaw matulog ay ako ang palaging ipapanakot. Sinasabi ng mga nanay sa anak nila na sige, huwag kang matulog, kukunin ka ni Joyce. At ang bata naman ay takot na takot at mas pipiliin na matulog kesa kunin ko sila. Aswang ba ako para manguha ng bata? Hindi naman eh, grabe talaga sila. Ganun pa man ay happy pa rin ako kasi mahal na mahal ako ng aking nanay at tatay. Ako kasi ang bunso at ang tatlong mas matatanda kong kapatid ay meron ng mga asawa. Kumbaga ako na lang ang natitirang kasama ng aking parents kaya wala na silang choice kundi ang mahalin ako. Char lang, Papa Dudut. Feel ko naman ang genuine love nila para sa akin. Love na love ko ang parents ko kasi sila lang ang nagsasabing maganda ako. Sila lang ang naniniwala na meron akong kagandahan at hindi lang yon. Nakikita ng ibang tao, may third eye yata sila. Char lang. Kapag umiiyak ako dahil sa tinutukso akong kabayo o kaya'y aswang, ay silang palaging nagko-comfort sa akin, Papa Dudut. Hindi man kami mayaman ay masaya pa rin ako dahil meron akong magulang na kagaya nila. Mapagmahal at palaging nakasuporta sa lahat ng gusto kong gawin. Yun nga lang ay hindi na nila ako naigapang sa pag-aaral sa kolehiyo. Kagaya ng problema ng iba ay financial din ang sa amin kaya hindi ko na nagawang ituloy ang pangarap ko na maging isang teacher. Nakakasad pero kailangan kong tanggapin at ayokong ipush ang parents ko sa hindi nila kaya. Kaya nang mag-edad ako ng 18 ay nagsimula na akong maghanap ng trabaho. Ayokong masyadong lumayo sa nanay at tatay ko kaya sa bayan ako naghanap ng work.
Nakapagtrabaho ako sa kantin bilang dishwasher at umeksa rin akong mascot minsan sa mga children's party. Naging clown din ako at manananggal sa horror house tuwing malapit na ang fiesta. O hindi ba? Talagang ang mga ibinibigay na trabaho sa akin ay yung palaging nakatago ang mukha ko, Papa Dudut. Well, alam ko naman kung bakit. Hindi kasi ako maganda. Idinaan ko na lamang sa pagtawa at pagiging masayahin ang lahat. Doon ako bumabawi. Kahit kasi noong nag-aaral ako ay ako talaga ang clown sa section namin. Ako yung palaging nagpapatawa at ginagawang katatawanan. Kahit minsan deep inside ay nasasaktan ako pero pinipili kong itago na lamang. Kaya siguro iniisip ng mga tao na ayos lang na tuksuhin nila ang itsura ko kasi masayahin naman ako. Sa lahat ng naging trabaho ko ay sa pagbabantay ng isang internet shop ako nagtagal. Wala pang pandemic noon kaya bukas pa ang mga internet shop. Libre na ang paggamit ko ng computer at internet, libre din ang pagkain kasama ang merienda at naka-aircon pa kung maghapon. Hindi pa gaanong mabigat ang trabaho at ayos ang pasahod sa akin ng may-ari ng internet shop. Ang maganda pa ay nakaka-uwi ako sa amin araw-araw kasi sa bayan lang kahit sa umaga at gabi ay nakakasama ko pa rin ang aking mga magulang. Isa sa mga naging libangan ko sa internet shop ay ang pag-Facebook, Papa Dudut, and of course ang profile picture ko ay anime. Baka kasi kapag mukha ko ay walang mag-accept sa akin. May naging kaibigan ako doon, si Marimar. Isa siyang baklang parlorista na nagtatrabaho sa parlor na katabi ng internet shop. Kapag wala silang ginugupitan ay tumatambay siya sa shop at nakikipag-chat sa mga kung sino-sinong lalaki. Ang sabi nga ni Marimar ay hustler ito sa panggogoyo sa mga afam o mga foreigner na lalaki. Mukha kasing babae si Marimar, Papa Dudut. May dibdib siya at maputi ang balat. Mapagkakamalan talagang babae, huwag lang lalabas ang muscle sa braso at binti niya. Isang hapon ay nakangiti at pakanta-kantang tumayo si Marimar sa harapan ng computer. Magkano lahat, Joyce? Tanong niya sa akin. 20 pesos plus 5 pesos kasi gumamit ka ng webcam, sagot ko. Grabe naman itong internet shop na ito. Hindi pa libre ang webcam? Hindi nakapagtataka na mayaman ang may-ari nito. Kunwari ay naiinis na wika niya. Sumusunod lang ako. Teka, bakit ang saya-saya mo? Kitang-kita ang maitim mong gilagid sa laki ng smile mo. Pag-usisa ko sa kanya. Sanay na kami na naglalaitan ng hindi nasasaktan o napipikon. Maitiman ang gilagid ko ay meron naman akong instant $200. O hindi ba? Pagmamalaki ni Marimar. Magkano ba yun sa pera natin? Tanong ko. Hindi ko magawang mamangha dahil wala akong ideya kung magkano ang perang sinasabi ni Marimar. Siguro mga nasa 9,000. Hindi ko sure sa mat ko eh. Pero mga ganon. Nagpaawa lang ako sa farm ko tapos kunwari sad ako, then boom! Pinadalhan agad ako ng pera. Pumapalakpak si Marimar na akala mo ay nanalo sa loto. Weh, ginojoke mo lang yata ako eh. Eh, sino naman ang magbibigay ng ganong kalaking pera sa kachat lang niya? Hindi makapaniwalang tanong ko. E di ang afam na hindi alam ang gagawin sa pera nila. Sugar daddy, ganon. Sagot naman ni Marimar. Saka I don't care kung maniniwala ka o hindi, basta may pera ako. Dugtong pa niya. Papa Dudut, sobra akong namangha sa perang pinadala ng afam kay Marimar. Isang oras lamang itong nakaharap kanina sa computer tapos nagkaroon na kaagad siya ng ganong pera. Doon na nga ako nagkaroon ng interes sa ginagawa ni Marimar na pakikipag-chat sa mga afam. Pinapanood ko na siya sa tuwing nakaharap siya sa computer at pasimple ko rin inaalam kung saang website siya nakikipag-chat. Nang napansin ni Marimar ang ginagawa ko ay siya na ang kusang nagturo sa akin. Alam mo Joyce, yung ganyang mukha ang bet na bet ng mga afam. Exotic and animalistic beauty, ang sabi sa akin ni Marimar. Talaga? So ibig sabihin wala sa Pinoy ang magiging first boyfriend ko kundi nasa ibang lahi?
pagtatanong ko. Yes, siguro. I don't know. Kaya kapag makikipag-chat ka, galingan mo ha. Dramahan mo sila. Lalo na yung mga may edad na afam. Ay day, malulungkot ang mga yon kaya gusto ng kausap. Kapag sineswerte ka pa, pakakasalang ka at isasama ka sa bansa nila. Kapag mayaman pa ang afam mo, jackpot ka talaga. Afam-afam, sagot sa kahirapan. Malakas na tumawa pa si Marimar. Nagsimula na ako nakipag-chat sa website kung saan ay maraming Pinay ang nakikipag-chat sa iba't ibang lahi. Merong Canadian, Australian, American at kahit mga Korean at Japanese pa. Nakikipag-chat lang naman ako kapag walang masyadong customer, Papa Dudut. Mas lalo akong nawili sa pakikipag-chat sa ibang lahi dahil may mangilan-ngilan na nagagandahan sa akin. Bukod sa mga magulang ko ay meron ang ibang tao na nagsasabi na maganda ako. Totoo nga ang sinasabi ni Marimar na ibang lahi ang nakaka-appreciate sa mukha ko. Nagkaroon na rin ako ng self-confidence na kahit kailan ay hindi ako nagkaroon. Medyo hirap nga lang ako kapag nakikipag-video call na at nakikipag-usap sa akin. Dinudugo ang ilong ko sa English at accent ng iba. Eh hindi ako ganun kagaling sa English, Papa Dudut, and struggle talaga is real. One time nga ay may nang block sa akin na Canadian, si Peter. Matanda na siya, 70 years old na at byudo. Gusto niya na maghubad ako sa harapan niya kapalit ng pera pero hindi pwede kasi nga baka maskandalo ang mga customer o makasuhan pa ako ng alarm and scandal. Noong last na video call namin ay hindi kami nagkaintindihan. Ang sabi niya kasi ay show me your tits. Ang akala ko ay tits, Papa Dudut. Kaya kahit na hindi pa ako nagtutoothbrush mula sa pagkain ng mais ay pinakita ko ang ngipin ko sa webcam. Nagalit siya. Disgusting daw ako kaya binaka ko ni Peter. Saka ko lang na-realize, Papa Dudut, na wala nga palang S sa huli ng teeth. Tawang-tawa nga si Marimar nang ikwento ko yon sa kanya. Kahit papaano ay may afam na nagbibigay sa akin ng pera. Papa Dudut, unti-unti na akong nangangarap na sana ay may isang mayamang afam na magkagusto sa akin at ayain ako ng kasal. Para yumaman na ako at makaranas naman ng ginhawa sa buhay ang nanay at tatay ko. Nakikita ko kasi na tumatanda na sila, humihina na ang katawan nila at ayokong dumating yung araw na mawawala sila nang hindi ko napaparanas sa kanila kung paano ang umangat sa buhay kahit papaano. Isa rin sa pangarap at palagi kong ipinagdarasal ay sana may isang lalaki na tatanggapin kung ano ako at mamahalin ako ng tapat kahit na hindi ako biniyayaan ng kagandahan. Sa lahat ng afam na nakaka-chat ko ay merong isang bukod tangi. Si Thomas, isang Australian. Gwapo siya, malaki ang katawan tapos blue eyes pa. 40 years old siya at nagtatrabaho bilang manager ng isang maliit na bar sa bansa niya. Hiwalay siya sa asawa niya pero wala silang anak. Sa lahat ng ka-chat ko ay siya ang gandang ganda sa akin, Papa Dudut. Nililigawan na niya ako pero nagpapakipot pa ako. Saka iniisip ko na baka hanggang video call at chat lang kami. Ang gusto ko ay masiguro muna na handa siyang pakasalan ako at dalhin sa Australia. Kung pwede, isama na rin namin ang nanay at tatay ko. Halos 3 buwan na kaming magka-chat ni Thomas nang bigla niyang sabihin na talagang mahal na niya ako at gusto niya akong maging asawa. Habang magka-video call kami ay may ipinakita siyang singsing. Will you be my wife, Joyce? Tanong niya sa akin. Yun na ang pinakahihintay ko, Papa Dudut. Kaya walang gatol at pagdadalawang isip akong nag-yes sa proposal ni Thomas. Ang ganda-ganda ng pakiramdam ko ng oras na yon. Naiiyak pa nga ako sa sobrang tuwa. Sinabi ni Thomas na handa siyang gawin ang lahat para makuha niya ako. Gusto niya na sa Australia kami titirang dalawa dahil naroon ang kanyang trabaho. Nang sabihin ko yon sa aking nanay at tatay ay natuwa naman sila. Pero ang gusto nila ay makilala ng personal si Thomas bago nila ako hayaan na sumama rito. Makalipas ang ilang buwan ay dumating na ang araw ng pagdating ni Thomas.
Sinundo ko siya sa airport kasama si Marimar at inggit na inggit si Marimar kasi naunahan ko pa raw siya na magkaroon ng totoong boyfriend na afam. Sa unang beses ng pagkikita namin ni Thomas ay personal ay para kong hihimatayin Papa Dudut. Natakot ako na baka mapangitan siya sa akin at magbuka agad siya ng flight papunta ng Australia. Pero napatunayan ko na hindi lang hanggang video call ang ganda ko kay Thomas, kundi sa personal din nang yakapin niya ko at halikan sa labi kahit maraming tao pa sa paligid. Yun din ang kauna-unahang beses na naramdaman ko na isa akong babae, Papa Dudut. Ang sarap sa pakiramdam sa pangit na kagaya ko na merong isang lalaki na gandang ganda sa akin. Dinala ko na sa bahay si Thomas, Papa Dudut. Nahihiya pa ako kasi kubo lang ang bahay namin tapos wala pang kwarto. Pero naghanda sina nanay at tatay ng masasarap na pagkain para kay Thomas. Napansin ko na hindi masyadong nagustuhan ni Thomas ang pagkain. Kakaunti lang kasi ang kinain niya. Naunawaan ko yun kasi hindi siya sanay sa pagkain Pinoy. Kahit nang kinausap niya ang mga magulang ko ay parang wala siyang gana. Tinatry pa naman ni nanay at tatay ang best nila na makapagsalita ng English. Naisip ko na baka kaya ganun si Thomas ay hindi niya naiintindihan ang English ng mga magulang ko. Nang tutulog na kami, naging problema yon para kay Thomas. Hindi siya sanay sa walang kutsyon at masyadong maraming katabi sa pagtulog. Katabi rin kasi namin si nanay at tatay. Kaya ang ending ay nagpunta pa kami ni Thomas sa bayan para maghanap ng hotel o motel na pwede niyang pagstayan. May nahanap naman kami na medyo murang motel at doon kami natulog na dalawa. At dahil nga sa wala kaming kasama sa kwarto ay nangyari ang hindi ko inaasahan. Naisuko ko ang bataan kay Thomas, Papa Dudut. Talagang pinaramdam ni Thomas sa akin na isa akong magandang babae. Isang linggo sanang mananatili sa Pilipinas si Thomas pero parang hindi na niya kinaya ang buhay sa amin. Kaya makalipas ang tatlong araw ay lumipad na kaming dalawa papunta sa Australia. First time ko makasakay ng eroplano at takot na takot ako. Mabuti na lamang at katabi ko sa upuan si Thomas. Hashtag feeling safe ako sa kanya, Papa Dudut. Iniisip ko rin na kailangan kong tatagaan ang aking loob. Ngayon na malayo na ako sa aking mga magulang ay wala nang magtatanggol sa akin kapag merong nanglait sa akin. Pagdating sa Australia ay inasikaso na namin ni Thomas ang pagpapakasal. Isang malaking pag-a-adjust ang ginawa ko nang mapunta ko sa ibang bansa. Mula sa klima, pagkain at uri ng pamumuhay. Mabuti na lamang at palagi nandiyan si Thomas para i-guide ako at turuan sa mga bagay na hindi ko alam at hindi ako pamilyar. Nang maikasal kami ni Thomas ay hindi ko magawang maging masaya ng 100%. Noon kasi kapag nai-imagine ko na ang nanay at tatay ko ang maghahatid sa akin sa lalaking pakakasalan ko. Pero wala roon sina nanay at tatay. Hindi ko na lang pinahalata kay Thomas at baka kung ano pa ang isipin niya. Sinabi ko na lang sa sarili ko na iyon ang simula ng malaking pagbabago ng aking buhay. Gagawin ko na lang ang lahat para makatulong ako sa aking mga magulang na nasa Pilipinas. Sa paglipas ng ilang buwan ay nasanay na ako kahit papano sa Australia. May mga Pinoy rin akong nakilala at sinali nila ako sa community nila doon. Nabawasan kahit papano ang homesick ko na nararamdaman kapag may nakakausap ako mga Filipino. Pinagkabitan ko rin ng internet ang bahay namin sa Pilipinas para hindi na nagpupunta sa internet shop ang mga magulang ko kapag gusto nila akong makausap sa video call. Binibigyan naman ako ni Thomas ng pera kapag humihingi ako sa kanya. Sweet and caring si Thomas, Papa Dudut. Kapag meron siyang libreng oras ay gumagala kami at dinadala niya ako sa mga magagandang lugar sa Australia. Nang dahil kay Thomas ay nakita ko ang napakagandang Uluru at napuntahan ko ang Sydney Opera House. Nangako rin siya na kapag nagkaroon kami ng budget at oras ay mag-scuba diving kami sa Great Barrier Reef. Masayang masaya ako sa unang taon ng aming pagsasama ni Thomas, Papa Dudut. Hindi ko kasi akalain na ang afam na nakaka-chat at video call ko lang noon ay asawa ko na ngayon. Sabi ko nga si Thomas pala yung ipinagdarasal ko na dati na lalaking mamahalin ako ng tapat kahit na hindi ako maganda.
Siya pala yung lalaki na tatanggapin ako kung ano ang meron ako. After a year ay nabuntis ako. Masayang masaya ako kasi finally ay nagbunga ng pagmamahala namin ni Thomas. Ramdam ko na happy si Thomas na buntis na ako. Palagi niya nga ang sinasabi na excited na siya sa paglabas ng first baby namin. Pero hindi ko akalain na ang pagbubuntis ko ay magsisimula na rin ang pagbabago kay Thomas. Madalas ay sobrang late na siyang umuwi at naamoy kong amoy pabango siya ng babae. Nagdududa na ako na baka may ibang babae si Thomas. Baka dahil sa buntis ako at hindi kami makapagsiping ay naghahanap na siya ng iba. O baka na-realize niya na ang pangit-pangit ko. 7 buwan na ang dinadala ko nang maisipan kong hulihin si Thomas, Papa Dudut. Hindi niya alam na nilagyan ko ng tracker ang cellphone niya. Kaya nang isang gabi nang bigla siyang umalis ay nalaman ko na nasa may Darling Harbor siya. Huling-huli ko siya na may ibang kasamang babae, Papa Dudut. Kumakain sila sa restaurant at nagsusubuan pa. Ang nakakapanggigil pa ay isa ring Pinay ang babaeng kasama ni Thomas na mas pangit pa sa akin. Nakakainsulto tuloy. Gusto ko sanang magskandalo sa loob ng restaurant at gayahin ang sinabi ni Maricel Soriano kay Sasha Padilla. Sa pelikulang minsan lang kitang iibigin pero naisip ko na wala ako sa Pilipinas at nakakahiya sa ibang lahi na naroon. Malay ko ba kung nakukulong sa Australia kapag nag-iskandalo? Kaya ang ginawa ko ay hinintay ko sila na lumabas. Matyaga ako naghintay sa may exit ng restaurant. Parayang himas ko sa aking tiyan habang kinakausap ang aking baby na sana ay hindi niya maabsorb ang stress na nararamdaman ko. Matapos nga ang halos isang oras ay lumabas na si Thomas at ang babaeng mukhang hito. Pasensya na sa pagiging mapanglait, Papa Dudut, pero minsan lang kasi ako makakita ng babaeng mas pangit pa sa akin kaya nilulubos ko na ang panglalait. Char lang po. Nakaakbay pa talaga si Thomas sa babae. Nilapitan ko sila at nagulat si Thomas at ang babae nang makita ko. Sa reaksyon ng babae ay napagtanto kong alam niya kung sino ako sa buhay ni Thomas. "You leave the house even if I'm pregnant and then you will just meet your mistress?" Straight English yon ang sabihin ko kay Thomas, Papa Dudut. Proud na ako noon sa sarili ko. "Hey, excuse me, I'm not his mistress. No emotions attached." Singit ng babae ni Thomas. Talagang siya pa ang may ganang pagdaasan ako ng kilay. "Magtagalog ka. Alam kong Pinay ka. Ahas ka. Alam kong alam mo na may asawa si Thomas pero kinakalantari mo pa rin. Kapwa kababayan mo tinatalo mo." Duro ko sa kanya. Naku, Papa Dudut, gusto ko na siyang sampalin ang sarap hilahin ng nguso niyang matulis. "Excuse me, si Thomas ang lumapit sa akin at hindi ako." Katwiran pa ng babae. "Excuse me rin, wala akong pakialam kung sino ang naunang lumapit sa inyo. Ang sa akin ay layuan mo ang asawa ko. Kapag hindi mo nilayuan si Thomas, manghihiram ka ng mukha sa kangaroo." Matapang kong tura na may kasamang pagbabanta. "Gawin mo, hindi ako natatakot sa iyo. I'm not surprised kung bakit naghanap ng ibang asawa mo. Hindi ka pa nga nanghihiram ng mukha sa kangaroo pero mukha ka ng kangaroo." Pang-iinsulto ng babae sa akin. Doon na ako tuluyang sumabog, Papa Dudut. Sa lahat ng panlalait na natanggap ko, yun ang pinaka nakakabwisit dahil nanggaling sa mas pangit pa sa akin. Nagkaroon ng pisikalan sa pagitan sa amin ng babaeng kasama ni Thomas. Pinatikim ko siya ng mag-asawang sampal at kalmot ni Wolverine. Dapat lang sa kanya yon dahil siya itong kabit at siya ang matapang. Inawat kaming dalawa ni Thomas at hinila na niya ako pa uwi. Kalmado lang siya sa mga oras na yon. Pagdating sa bahay ay doon ko sinumbatan si Thomas. Medyo nahirapan nga lang ako kasi kailangan ko mag-English habang sinusumbatan siya. Isipin mo yung struggle ko, Papa Dudut. Emosyonal ako pero at the same time ay nagtatrabaho ang utak ko sa pag-iisip ng English. Sa kailan mo pa ako niloloko? The struggle is real talaga. Kung ano-ano ang mga lumalabas sa bibig ko at kahit ako ay hindi ko na naiintindihan. Hanggang sa malakas akong sinampal ni Thomas. Akala ko ay pinapatahimik lang niya ako pero nasundan pa yon ang malakas na suntok sa bunganga ko. Pumutok ang labi ko at dumugo, Papa Dudut.
isa pang suntok sa mukha at natumba na ako. Halos mapahiga ako sa sahig. Napaiyak na ako sa takot, Papa Dudut. Hindi ko inakala na magagawa akong saktan ni Thomas ng pisikal. Galit na galit siya sa akin at masyado raw akong maraming sinasabi. Narindi yata siya sa akin kaya niya ako sinampal at pinagsusuntok. Sisipain pa sana niya ako pero napasigaw ako na stop, I'm pregnant. Our baby Thomas, please stop, my baby, pagmamakaawa ko. Yakap ko ang akin tiyan upang protektahan ang baby ko. Iyak ako ng iyak at akala ko ayun na ang aking katapusan. Mabuti at tumigil na si Thomas at pumasok na sa aming kwarto. Nanginginig talaga ako sa takot, Papa Dudut. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko na parang isang halimaw si Thomas. Kaya niya pala akong saktan ng ganun katindi. Kaya simula ng araw na yon ay iniwasan ko na ang galitin si Thomas sa takot ko na baka maulit ang pananakit niya. Mukha nangang basag ang mukha ko, mababasag pa talaga. Pero simula nang saktan ako ni Thomas ay napansin ko na ang bilis ng uminit ng ulo niya sa akin. Kaunting pagkakamali ay sasampalin o susuntukin niya ako. Minsan ay sasabunutan pa at iuuntog sa kung saan. Nababato rin niya ako ng gamit kapag nagkataon na meron siyang hawak. Natuto na rin siyang sumbatan ako lalo na at tinutulungan niya ako sa pagpagawa ng bahay namin sa probinsya. You and your parents are stupid. Gold diggers. If it weren't for the baby you're carrying, I would have killed you a long time ago. Ugly faced. Walang preno ang bibig ni Thomas kapag nagagalit siya sa akin. Kagaya ng gabing yon ay hindi niya nagustuhan ang niluto ko. I am sorry. I will fix this. Just wait. Okay? Takot kong sabi sa kanya. I'm starving, Joyce. I can't wait that. You're an idiot. Singhal ni Thomas at isang sampal at suntok ang natanggap ko sa kanya. Halos araw-araw ang naging pananakit ni Thomas, Papa Dudut. Hindi na nga ako nawawala ng pasa sa mukha. Kahit buntis ako ay hindi nangingimi si Thomas na pagbuhatan ako ng kamay. Iniisip ko na layasan na si Thomas pero palagi kong inaalala ang nanay at ang tatay ko. Paano na ako makapagpapadala sa kanila ng pera kung wala nang maibibigay sa akin? Yung pinapagawa kong bahay ay hindi matatapos kapag hiniwalayan ko si Thomas. Wala akong ipon na tumaasa lamang ako sa aking asawa. Isa pa ang anak ko. Makakaya ko ba siyang palakihin nang hindi naghihirap nang ako lang mag-isa? Ayokong maranasan ng anak ko ang hirap na naranasan ko noon kaya sa huli ay palagi kong pinipili ang magtiis sa piling ni Thomas. Ang katwiran ko noon ay kapag meron akong pangarap o goal sa buhay ay may mga pagkakataon na kailangan mong magtiis. Tiniis ko ang lahat ng pananakit ni Thomas para sa aking pamilya at anak na isisilang. Gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay at kailangan kong magsakripisyo, Papa Dudut. Isang umaga habang wala si Thomas ay hindi na ako nakatiis na may pagsabihan ng tunay na kalagayan ko. Nagkausap kami ni Marimar sa video call at nagulat siya nang makita niya ang black eye sa dalawa kong mata. May sugat pa ako sa gilid ng aking labi dahil sa lakas ng suntok ni Thomas. OMG Joyce, bakit mukha kang panda? Gulat na bulalas ni Marimar. Bakla, aminin ko na sa iyo ha. Hindi ako okay dito, binubugbog ako ni Thomas tapos nang bababae pa siya. Iyak na sumbong ko. Ano, kailan pa? Nag-aalalang tanong ni Marimar. Matagal na. Nagsimula nung 7 buwan ang tiyan ko. Nahuli ko kasi siya na may ibang babae tapos nagalit siya. Doon na niya ako inumpisahang saktan. Halos araw-araw niya akong binubugbog. Walang tigil ang pag-iiyak ko. Kaya pala mabigat ang loob ko sa Thomas na yun nung ipinakilala mo. Nako Joyce, layasan mo na yan. Umuwi ka na sa atin. Hindi mo kailangan magtiis sa ganyang klase ng lalaki. Galit na turan pa niya. Ipinaliwanag ko kay Marimar na hindi ko pwedeng sundin ang gusto niyang gawin dahil mawawala ang lahat sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na huwag na huwag niyang sasabihin kina nanay at tatay na binubugbog ako ni Thomas. Ayoko magkaroon pa sila ng iisipin.
Baka atakihin pa ang isa sa kanila o silang dalawa kapag nalaman nila ang totoo na kalagayan ko sa Australia. Baka mabaliw na ako kapag nangyari yon, hanggang kayang magtiis ay gagawin ko na lang, Papa Dudut. Nang araw din na yon ay tumawag ang nanay at tatay ko sa akin. Nakikipag-video call, ayaw ko pa sana nung una kasi makikita nila ang mukha kong mukhang panda dahil sa black eye ko. Pero mapilit sila. Miss na raw nila ako at gusto nila akong makita. Nag-shades na lamang ako at naglagay ng makapal na lipstick para matakpan ang mga hindi dapat makita. Eh bakit nakasuot ka pa ng shades, Joyce? Nasa loob ka lang naman ng bahay, puna pa ni tatay. Ang kapal pa ng lipstick mo, dugtong pa ni nanay. Wala po ito, lalabas po kami sana ni Thomas eh magpapacheck up ako. May schedule po ako sa doktor ngayon, pagsisinungalin ko. Magpapacheck up? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala ba dyan nung dahon na pinakukuluan ko kapag may sakit ka tapos eh pinapainom ko sa'yo? Tanong ni nanay na may tondo ng pag-aalala. Nay, wala po nun dito. Saka hindi porket magpapacheck up ka na ay may sakit ka. Siyempre gusto makasiguro ni Thomas na okay ako at ang baby namin. Alam niyo naman ang asawa ko, masyadong love na love ako pag mamalaki ko pa. Lahat ay gagawin ko para mapagtakpan si Thomas sa mga magulang ko. Alam ko kasi na magagalit sila at baka pauwiin ako sa Pilipinas, Papa Dudut. Napakabait talaga ni Thomas, Joyce. Talagang pinapagawa pa niya ang bahay natin. Napakaswerte mo sa kanya, kaya suklian mo ng pagmamahal at pag-aasikaso ha, ang payo pa ni tatay. Pasabi nga pala kay Thomas na salamat. Ay teka, tawagin mo na lang para masabi namin sa kanya. Thank you lang naman ang sasabihin namin, hindi ba? Yun ang English siya, salamat. Tama ba, Joyce? Tura naman ni nanay. Nanay, tinatawag na pala ako ni Thomas. Aalis na kami pero sasabihin ko sa kanya na nagpapasalamat kayo. Bye na po. Mag-ingat kayo dyan ha. Miss na miss ko na po kayo. Nakangiti akong kumaway sa kanila para itago ang lungkot sa aking mukha. Napahaguluhol ako ng iyak matapos ang pakikipag-usap ko sa aking mga magulang, Papa Dudut. Nakukonsensya kasi ako. Wala pagkabata ay hindi ako nagsinungalin sa kanila at ngayon ko lang yon nagawa. Wala kasi akong choice kundi ang magsinungalin dahil para rin sa kanila ang ginagawa ko. Dumating na ang kabuwanan ko, Papa Dudut. Ganon pala ang pakiramdam ng isang ina kapag malapit ng lumabas ang baby sa sinapupunan. Kinakabahan pero mas lamang ang saya at pagka-excited. Ayon sa ultrasound ay lalaki ang first baby ko. Panay ang dasal ko kay Papa Jesus na sana ay huwag ako maging kamukha ng anak ko at sana ay kay Thomas siya kumuha ng lahat. Siyempre ayoko maging pangit ang anak ko kagaya ko. Ayoko na maranasan niya ang panlalait na naranasan ko noon. Ayokong uuwi siya sa bahay at umiiyak kasi tinutukso siya ng mga kaklase niya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang buwan na yon dahil doon ako nakaranas ng matinding pambubugbog kay Thomas, Papa Dudut. Habang natutulog ako isang gabi ay umuwi si Thomas ng lasing na lasing. Nagsisigaw siya. Sa pagkakaintindi ko ay sinisisi niya ako kung bakit nauubos ang pera niya at natanggal pa siya bilang manager sa kanyang trabaho. Takot na takot ako kasi nagbabasag na siya ng gamit. Naglak ako ng kwarto at baka kapag pumasok siya ay saktan niya ako. Malakas niyang sinuntok ng paulit-ulit ang pinto ng kwarto habang sumisigaw. Dahil sa nahiya ako sa nakakabulahaw niyang ginagawa sa mga kapitbahay ay binuksan ko na ang pinto. Malakas sa suntok ang sumalubong sa aking mukha, Papa Dudut. Namumula ang mukha at mata ni Thomas sa sobrang kalasingan. Ang hinala ko ay hindi lang alak ang tinitira niya kundi maging ipinagbabawal na droga. Nagmakaawa ko kay Thomas na huwag niya akong sasaktan dahil baka kung ano ang mangyari sa anak namin pero wala siyang naririnig. Sampal, suntok at tadyak ang natanggap ko. Napahiga na ako sa sahig at hindi ko inalis ang pagkakayakap ko sa aking tiyan. Pinagsisipaan niya ako at ilang beses niya akong tinamaan sa tiyan. Hanggang sa may nararamdaman ako sa aking pagkababae.
may lumalabas ng dugo. Sobrang sakit na rin ang tiyan ko na parang binibiyak na. Doon ko napagtanto na manganganak na ako. Kaya pala noong umagay parang pagod na pagod ako at ang sakit ng katawan ko lalo na sa likod. Nagle-labor na pala ako. Sinabi ko kay Thomas na dinudugo na ako kahit bugbog sarado na ako sa kanya pero wala siyang ginawa. Ibinagsak niya ang sarili sa kama at natulog na parang walang emergency na nangyayari. Wala na akong aasahan sa kanya kaya tinatagan ko ang aking loob para sa baby ko. At kahit sobrang sakit ng katawan ko dahil sa bugbog ay pilit akong lumabas ng bahay namin. Nagsisigaw ako habang humihingi ng tulong. Mabuti at narinig ako ng kapitbahay namin na isang Australian na babae. Siya ang tumulong sa akin at tumawag siya sa isang ospital at makalipas ang ilang minuto ay sinundo na ako ng ambulansya. Habang umiiri ako ay parang binibiyak ang buong katawan ko sa gitna. Sobrang sakit palang mga anak, kaya saludo ako sa lahat ng ina. Pagkalabas ng anak ko ay umiiyak na ako sa sobrang saya, lalo na nang ibigay siya sa akin ng nurse. Nang pinapadede ko na ang aking anak ay napa-thank you Lord ako kasi hindi ko siya kamukha. Napakagwapo ng anak ko, maputi at balbon. Ang tangos ng ilong, manipis ang labi at mapula. Ang ganda rin ng mata niya. Inihanda ko na kagad ang sarili ko na kapag lumaki siya ay maraming magdududa kung anak ko ba talaga siya. Alam mo naman ang mga tao, Papa Dudut, mga judgmental ang karamihan. Naisip ko rin na habang nakatingin na ako sa aking anak na ayokong lumaki siya na nakikita niya na sinasaktan ng tatay niya ang nanay niya. Baka tumanim sa isipan niya na normal ang pananakit. Sumakto pa na may pulis na dumating para kausapin ako. Nag-report kasi ang ospital sa mga pulis dahil dinala ako roon na bugbog sarado. Hindi ko na pinagtakpan pa si Thomas at sinumbong ko na sa mga pulis ang ginagawa niya sa akin. Pero naisip ko pa rin na asawa ko pa rin si Thomas kaya hiniling ko na lamang sa mga pulis na tulungan na lamang nila akong makaalis sa bahay ni Thomas. Umiling din ako ng proteksyon laban kay Thomas at baka saktan niya ako ulit. Grabe kasi ang trauma na inabot ko sa kanya, Papa Dudut. Paglabas ko sa ospital ay sa bahay ng isang kababayan natin ako tumuloy, pinuntahan ako roon ni Thomas at nagpupumilit siya na kunin ang anak ko. Sinabi ko sa kanya na huwag na niya kaming guguluhin ang anak ko dahil baka ituloy ko ang pagsasampa ng kaso sa kanya. Takot yata siyang makulong kaya biglang umalis. Nang malaman ng kababayan natin sa community na sinalihan ko sa Australia ang kwento ng buhay ko ay tinulungan nila akong makauwi ng Pilipinas. Nagambagan sila ng pera para sa plane ticket ko at ang sobra ay tinabi ko para meron akong maging puhunan sa isang negosyo na naisip ko. Umalis na ako ng Australia kasama ang aking anak na wasak ang puso. Nalulungkot ako na hindi naging maganda ang ending ng love story namin ni Thomas. Ganun pa man, masaya ako na nasa akin ang anak ko na pinangalanan kong Emmanuel. Nakita ko kasi sa internet na ang ibig sabihin ng pangalan na yon ay God is with us. Naniniwala kasi ako na habang nasa tiyan ko ang aking anak at sinasaktan ako ni Thomas ay kasama namin ang Panginoon. Nandun siya para protektahan ako at si Emmanuel. Sa tindi ng pananakit ni Thomas sa akin noon ay isang himala na normal at malusog na lumabas ang baby ko. Pagdating ko sa bahay ay umiiyak na sinalubong ako ni nanay. Si tatay halatang pigil ang luha. May kaunting pasapa kasi ako, Papa Dudut. Alam na pala nilang nangyari sa akin dahil kay Marimar. Ang baklang yon, hindi na napigilan ang bunganga. Pero ayos lang na sinabi ni Marimar sa parents ko ang katotohanan dahil hindi na sila nagulat nang umuwi ako na mukhang kung fu panda. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin na binubugbog ka pala ng Thomas na yon? Umiiyak na tanong ni nanay sa akin. Huwag lang magpapakita sa akin yung Australianong yan at siya naman ang gugulpuhin ko. Matapang na sabi ni tatay. Naku tay, hindi mo kaya si Thomas. Ang laking bakulaw nun, pagbibiru ko pa. Hayaan na po natin si Thomas, ang importante ay malaya na ako sa kanya at kasama ko na kayo ng anak ko. Bahala na po ang Diyos sa kanya. Giliw na giliw si nanay at tatay sa pagdating ni Emmanuel sa aming buhay, Papa Dudut. Palagi nila itong nilalaro at tinutulungan ako sa pag-aalaga.
Yung naitabi kong pera mula sa ibinigay sa akin ng ating mga kababayan sa Australia ay pinagpatayo ko ng isang maliit na bigasan sa palengke. Doon kami kumukuha ngayon ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw at budget na rin para kahit papaano ay maipagpatuloy ang pagpapaayos ng aming bahay. Hindi ko kasi maaaring asahan ang perang pinapadala ni Thomas dahil yon ay iniipon ko para sa future ni Emmanuel at para na rin sa pangangailangan niya sa pang-araw-araw. Last year ay kinontak ako ni Thomas. Nilalakad na pala niya ang divorce paper namin at gusto na niyang maikasal sa bago niyang girlfriend, Papa Dudut. Wala akong naramdaman na sakit nang sabihin niya yun sa akin. Mas masaya pa nga ako. Masaya ang nasa puso ko dahil sa wakas ay makakawala na ako sa isang kasal na sa umpisa lang ako naging masaya. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Thomas kasi ibinigay niya sa akin si Emmanuel. Si Emmanuel ang nagiging inspirasyon ko para lumaban sa buhay, Papa Dudut. Hindi man ako sinuwerte sa buhay pag-aasawa, ay blessed naman ako ni Lord pagdating sa anak ko. Kung tatanungin ako kung gusto ko pa ulit na magkaroon ng boyfriend, yes, gusto ko pero hindi na ako naghahanap. Bahala na kung sino ang ibigay ni Lord. Afamanyan o Pinoy, ay walang problema sa akin basta mahal ako at tanggap si Emmanuel. Ngunit kung wala nang dumating ay ayos lang sa akin. Alam kong dininig na ng Diyos ang ipinagdarasal ko noon na sana ay may isang lalaki na magmamahal sa akin ng tapat at tanggap ang kung ano ang meron ako. Yun ay walang iba kundi si Emmanuel, ang aking anak. Dito na lamang ang letter ko, Papa Dudut, and pasensya na at hindi ako magaling sa storytelling. But I tried my best. Wish ko lang ay may napulot na aral ang mga listeners ninyo. Hiling ko rin po na ang bawat isa sa atin ay makahanap ng wagas na pag-ibig at kung inyo na itong natagpuan sana ay magtagal yon hanggang kayo ay nabubuhay. Maraming salamat, Papa Dudut, at palagi po kaming nakatutok sa inyong YouTube channel at sa Facebook. Sincerely, Joyce. Maraming salamat sa pagpapadala mo ng iyong kwento sa aming programa, Joyce. May mga sitwasyon talaga sa buhay ng isang tao na nagagawa nating magtiis para sa mga mahal natin sa buhay. Minsan nakakalimutan na natin ang ating sarili dahil inuuna natin ang ibang tao. Hindi naman masama ang ganon basta alam natin ang hangganan at kung kailan natin sasabihin at tama na. Nakakatuwang isipin na may kagaya po ni Joyce na kahit nilugmok na ng panlalait ng ibang tao ay nagagawa pa rin umiti at maging positibo ang pagtingin niya sa kanyang buhay. At para naman sa mga pastime, ang panlalait ng ibang tao, tumingin muna tayo sa salamin bago natin punahin ang dumi ng iba. Gusto ko rin pong ipaalala sa lahat na palagi nating piliin ang maging mabuting tao. Tigilan na po natin ang panlalait at pangmamaliit ng kapwa natin dahil kahit ang salita ay nakakasugat at ang ganyang uri ng sugat ay matagal pong maghilom. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, inviting you all to like, share and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.